Good morning everyone. Meron naman tayong bagong i-upload. Ang sukat po nito ay 6 po yung lapad. Tapos yung haba po nito ay 11 po in something. So approximately mga alimbawa 11 na lang times 6 o nasa 66 square meter. Ang nagastos na po nito ay nasa mahigit 400,000 na po. Pero ang nabili nito, nakabili na siya ng steel deck, di pa lang dumadating. At may steel window na tong kasama. Pati na yung pinto nito, ikakabit na lang. Ang hindi pa nakasamang nabibili nito ay yung buhangin graba, saka yung bakal na gagamitin dito, saka yung simento. Pero may natitira pang kaunting simento, saka kaunting graba. So, alos pumapatak na po ito ng mga 6,000 per square meter. Kasi yung ini-estimate po ng mga engineer na sa 20,000 per square meter. So, ikinumpute ko po ito. Nasa 6,000 pa lang per square meter. Kaya siguro magagawa ito sa 10,000 per square meter lang. Makakatipid nito kasi dito sa probinsya. Medyo ang labor nito, mga nasa 600 lang yung foreman. Tapos yung mason o carpintero, 500, 400 lang yung labor. So, meron pa po itong tie beam sa ilalim, di kasi makikita yung tie beam nito eh. Yan, nakabaon na yung tie beam nito. Yan, tingnan nyo po. Meron ng steel window kasama yan. Kaya, siguro matatapos ito. Tingnan nyo na lang ang update hanggang ma-finish lahat dahil nasa 6,000 per square meter na. Ito nga pala yung hagdan niya. Nasa 19 step ito. 3 meters o 300 centimeter divide 19. Kaya nasa 15.7 lang yung taas niya. Tapos yung lapad nito, itong lapad niya, ayan o, nasa 30 centimeter. Yan, medyo hindi ganong mataas dahil yung mga matatanda na pareha sa akin, hindi ganong masakit sa tuhod pag inakyatan. Yan. Kaya di naman aabutin yung 20,000 na sinasabi ni Rang per square meter. Malayo na nang gusto yun. Kasi kakaunti na lang magagastos nito, magagawa na sa baba. Kaya nasa ngayon 6,000 per square meter yung steel deck nito kasama ng nabili. Kaya lang tagal hanggang ngayon di pa dumadating. Oh. Papatong na lang yung steel deck, sabay buhos. Eh, wala pang budget, baka hanggang dito lang muna sa ground floor. Saka na lang mag second floor. Ayan, oh. Ayan. So, ito, mga 10 inches pa dito. Ay, mga 4 inches yung
buhos nito, ipapakain na dito yung steeldick. So, dito na yung steeldick niya. Ngayon, kaya nakalubog yung ano, kasi i-welding pa dyan yung steeldick. Yung naka-usli na yan, yung bakal dito sa may hagdanan. Yan, oh. Yan ay terrace, tapos ito opisina. Tapos doon yung kwarto niya, doon yung toilet. Yan. Ah, siya nga pala kasama pa nga pala yung septic tank niya. Yan yung septic tank niya. Kasama pa yan sa 6,000 per square meter. Pero hindi pa naman tapos, kaya malamang baka maubos din yung sa 10,000 per square meter. Malalaman nyo na lang sa mga susunod na vlog nito kung hanggang mapinish na ang iaano ko nito. May sama na yung tiles. Abangan nyo na lang sa susunod na vlog kung magkano talagang magagastos. Kasi karamihan sa mga nagsasabi na 20,000 ang pinakamababa sa per square meter. So itong sa amin, talagang ilinista namin, umaabot pa lang siya ng 6,000 per square meter. Labor material na po yun. Naisama na nga yung septic tank niya, no? Kasama na yung labor ng paghuhukay nito. At meron na siyang hollow block. So, ang laki niyan. Tatlong divider yan. Sa dumi. Tapos, dalawa sa tubig para mapilter. O, yan na po. Maraming salamat po sa inyo. Sana may kaunti kayong na pulot na natutunan. God bless po sa inyong lahat. Thank you.